Ang Panginoon darating kasama ng mga anghel, kailanman ay di magdidili pagkat naging magniningning ang liwanag niya sa Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa ating pagdiriwang ng banal na misang ito. Atin pong isama lahat ng ating mga panalangin at kahilingan sa Diyos sa tulong gabay ng ating mahal na patron, Padre Pio. Gayon din ang ating mga kapatid na may mga karamdaman, ang inyong mahal sa buhay na may mga karamdaman na nasa kanikanilang mga tahanan at mga kapatid nating nasa ospital. Sabay-sabay natin silang ipanalangin sa misang ito. Kasabay din ang ating mga kapatid na nananalangin at nagsisimba sa atin online. Ang misang ito ay para din sa ating lahat. Sabay-sabay tayong manalangin para sa kagalingan ng ating mga karamdaman sa pangangatawan, sa espiritual na buhay, at pasasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya na ating natanggap. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, magbukang liwayway nawa sa aming kalooban ang iyong kariktan upang sa pagkapawi ng karimlan, maihayag ng pagdating ng iyong anak na kami ay mga anak mo sa kaliwanagan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Noong mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng tagutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at tatlong ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo. Lula ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy,
nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos sapagkat kami rin ay mabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Akitin mo po ang mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo po ang mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito ay muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumamit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yoong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ang iyong lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa'yo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Danang monariana, twiritihan na sa Kanya, pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Jesus ng mga alagad, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Sumagot siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao at kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman, pahihirapan nila ang anak ng tao at naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating lahat na narito sa loob ng Dambana, sa ating mga taga-subaybay sa social media na nakapag-live streaming ngayon, ay isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Alam po natin na ang ating dahilan ng pagparito ay upang magdasal at makibahagi sa grasya na idinudulot ng Panginoon sa ating buhay. Tayo po ba ay nakasubok na maging asyumera, asyumero? Minsan nag-a-assume tayo. Minsan, palagi nating nasasabi ang reality versus yung ating inaasahan.
Minsan sinasabi natin, naku, maganda yata yung beach. Pero pagdating natin, dahil maganda yung sa picture, minsan, pagdating natin doon, malumot pala. Minsan, isang kilometro pa pala ang iyong babaybayin mula doon sa iyong sa Pampang. Minsan, sa mga accommodations na pinupuntahan natin, nagbakasyon tayo para ma-relax. Ngunit, nai-stress tayo dahil naiwan yung bagahe, hindi na isama ng airlines, may nawala sa atin, na-scam tayo sa bayarin. Marami tayong mga expectations, marami tayong mga na-assume sa buhay. And for sure, naranasan na ninyo yan. Ano man ang sitwasyon, ano man ang dahilan, sigurado ako, may pagkakataon sa inyong buhay nangyari iyan. Bakit ko nga ba sinasabi ito? Dahil ito rin ang ginagawa ng mga eskriba sa ating ebanghelyo. Nag-assume sila na darating si Elias upang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Dahil inaasahan nila itong mga eskriba na darating si Kristo, darating ang Panginoon o darating ang darating si Kristo sa pangalawang pagkakataon sa kanilang kapanahunan, the second coming of God in their lives. Sinasabi nila darating si Elias. Kaya ang konteksto ng ating ebanghelyo, tinatanong nila Pedro na bakit sinasabi ng mga eskriba, Panginoon, na darating si Elias. At sinabi ni Kristo sa kanyang mga disipulo, matapos ang usapan nila nung nangyari ang transfiguration at nagpakita si Moises at si Elias kasama ni Kristo sa bundok. At na-excite si Pedro at ang ilang mga disipulo. At sinabi nila, anong ibig sabihin ng mga Hudyo, ng mga eskriba, sa sinasabi nilang darating si Elias? Sabi ni Kristo, darating si Elias, dumarating at dumating na si Elias. Anong ibig sabihin ito? Ang presensya ni Elias sa ikalawang pagdating ni Kristo ay ang presensya ni San Juan Bautista na maghahanda sa Mesiyas na darating, na magpapahayag ng mabuting balita. Kaya si San Juan ay nagbinyag at nagpahayag ng pagdating ni Kristo. Nagbinyag sa pamamagitan ng tubig sa Ilog Jordan. Sapagkat darating ang Mesiyas na magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At hindi ito naiintindihan ng mga eskriba. Sapagkat hindi nila nakikilala ang pagdating ni Elias sa katauhan ni San Juan Bautista. Kaya hindi sila nakikinig. Hindi nila nalalaman kung ano ang kahulugan ng pagdating ni San Juan at ang pagdating ni Kristo bilang Mesiyas. Bakit? Hindi nila lubusang nakikita ang pagiging hari ni Kristo ng langit at lupa bilang Mesiyas. Sapagkat mayroon pong expectation ng mga eskriba sa isang hari sa kanilang kapanahunan. Nais nila ng political king. Ang darating na hari ay maglalabas sa amin sa inhustisya, sa gulo, sa kasakiman ng hari na nakaupo sa kanilang kapanahunan. Makikipaglaban, makikipag-away sa hari sa lupa upang makamkam ang kaharian at paghaharian niya. Ito ang inaasahan ng mga eskriba. Ngunit hindi ganito
ang imahe ng pagiging hari ni Kristo, ang pagiging Mesiyas ni Kristo sa ating kapanahunan. Ang kanyang paghahari ay bunsod ng kanyang pagmamahal sa sangkatauhan. Kaya ang mabubuting aral, kabutihan sa sarili, kabutihan sa kapwa at ang pag-ibig ang kanyang dala. At dahil sa pagmamahal nito, pinapagaling niya ang mga may sakit. Ang lahat ng naniniwala sa kanya, lahat ng may karamdaman, pinapagaling niya kapag sila ay nanampalataya sa Diyos. Hindi ito matanggap ng mga eskriba. Kaya sinabi ni Jesus sa mga alagad, lalo na kay Pedro, huwag niyo munang sabihin kahit kanino, huwag niyong sabihin ang nangyari, ang inyong nasaksihan sa bundok na ito, sapagkat hindi ito paniniwalaan ng mga eskriba, sapagkat hindi sila nakikinig kay San Juan Bautista. Hindi sila nakikinig sa aral ni Kristo, ang Mesiyas. Ano ang mensahe at kinalaman nito sa ating buhay? Minsan, mga kapatid, ang ating pagsunod sa Panginoon ay nangangailangan ng panahon ng pakikinig sa Diyos. Nangangailangan ng panahon upang pakinggan ang salita ng Diyos. At tandaan natin, ang pakikinig sa Diyos ay hindi lamang sa salita o pakikinig sa ating mga naririnig na mga salita mula sa taong nagsasalita. Anong ibig sabihin po nito? Hindi lamang sa sinasabi ng pari, ng katikista, ng simbahan na ating naririnig. Ang pagsunod at ang pakikinig sa Diyos ay pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Dahil kahit anong salitang inyong marinig, kapag ito'y hindi niyo isinasabuhay, kapag ito'y hindi niyo isinapuso, at hindi ninyo isinagawa, wala pa rin ang salita ng Diyos sa inyong buhay. Hindi pa rin natin napapakinggan ang Diyos. Sapagkat ang salita na ating narinig ay may kaakibat na responsibilidad bilang mananampalataya na kumilos at gawin ang kalooban at nais ng Diyos. E ano ang kalooban ng Diyos? Kailangan gumawa tayo ng kabutihan para sa ating sarili at para sa ating kapwa. Halimbawa, para sa ating mga sarili. Humihiling tayo ng kagalingan, humihiling tayo ng mabuting kalusugan. Ngunit, hindi natin iniingatan ang ating sarili. At alam natin, lahat ng sobra ay masama. Ang pagkain, sobra sa pag-inom, ng alak, ng soft drinks, ng matatamis. Pero sinasabi natin, Lord, bigyan mo kami ng maayos na katawan, ngunit ng kagalingan, ngunit wala ang pag-aalaga ng ating sarili. Hindi natin iniinom ang gamot na para sa atin. Nagkasya tayo, no? Sa biyaya ng Diyos na ang akala natin, basta na lamang nariyan. Naniniwala tayo sa milagro, ngunit kailangan natin tulungan ang ating sarili. Naniniwala tayo na tayo ay tutulungan, gagabayan ni San Pio, ni Padre Pio, sa ating kagalingan at sa ating buhay, ngunit huwag nating pabayaan ang ating sarili. Ang ating mga kandila sa ating Advent wreath ay sumisimbolo, no? Nasa ikalawang linggo tayo. Ang una ay ang pag-asa. Ang pangalawa ay ang pananampalataya. Sapagkat sa ating pag-asa na tayo ay gumaling, tayo ay nananampalataya. At sa pananampalatayang ito, tayo ay naniniwala na tayo ay pagagalingin ng Diyos dahil tayo ay sumunod sa kalooban niya.
Pangalawa, para sa ating kapwa. Sinasabi natin na mahal natin at Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa. Ngunit, paano natin pinapakisamahan ang ating mga kasambahay kung meron man? Ang ating mga drivers kung meron man? Ang ating mga co-workers kung meron man? Ang ating kapitbahay, kamag-anak, paano natin pinapahayag sa kanila ang pag-ibig ng Diyos na sinasabi nating binabalik at mahal din natin ng Diyos? Sapagkat ang pagmamahal at paglilingkod sa Diyos ay paglilingkod at pagmamahal natin sa ating kapwa. Kaya ang pakikinig sa salita ng Diyos ay may kaakibat na pagkilos sa araw-araw dahil tayo ay nananampalataya. Dahil tayo naniniwala na tayo pagagalingin. Tayo'y naniniwala na pakikinggan tayo ng Diyos sa ating mga panalangin. Mahalaga na tayo ay kumilos, gumawa ng mabuti sa ating kapwa at sarili. Nang sa gayon, tayo'y marapat na tawaging tagasunod ni Kristo tulad ng mga disipulong nakikinig sa sinasabi ng Diyos. Sa mga apostoles, sa mga sinasabi ni Kristo. Tayo naway huwag maging tulad ng mga eskriba na magaling magsalita, ngunit wala sa gawa. Sana tayo maging tulad ng mga apostol, tulad ng mga santo, gaya ni Padre Pio, na nakikinig sa salita ng Diyos at kumikilos para sa sarili at sa kapwa, alang-alang sa kaharian ng Panginoon. Harinawa. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating tayo po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang katapatan naming paglilingkod. Sa pagganap sa itinatag ng iyong anak, at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon, siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanhang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo ito at kanin. Ito ang katawan, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabit ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala.
namin kami iadyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katubo.
lubusan, nakahanda kami ngayon upang ikaw ay tanggapin. Jesus, inintay ka naming makasalana. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Naghihintay kami sa iyong pagbalik, gabi at araw, kami nananabik, ginapin ang sala at sakit, Jesus, hanggang kailan kami magtitiis? Halina, O Jesus, na mananako tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye
sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ikatlo, ang oras po ng Misa di Gallo ay sa ika-apat at kalahati ng madaling araw at ang simbang gabi naman ay sa ika-lima ng hapon, maliban sa December 17, araw ng Linggo, ito ay sa ika-anim ng gabi. Kayo pong lahat ay inanyayahan at mangyaring magabayan po tayo na mga gawaing nakapost sa ating FB page. Isusunod po agad ang liturhiya ng pagpapagaling pagkatapos ng banal na misa. Magsitayo na po ang lahat. Matapos ang ating misa, manatili ang lahat para sa liturhiya ng pagpapagaling o Liturgy of Healing at pagbabasbas ng inyong mga religious items and articles. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayot kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Lubos na nagmahal, tanda ni Jesus ay namalas sa kanya ang stigmata. 50 taon niya dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay inaan sa pagkali kapwa, siya'y nakilala sa kumpisal at pagbibisa, pagkat sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Pagsikap na gawing kaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sisimula natin ang liturhiya ng pagpapagaling sa lugar na ito. Sabay-sabay po tayong manalangin at hilingin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng tulong gabayan ni Padre Pio. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng mga may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang natin ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating mga karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lahat ng tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Sabay-sabay nating ipanalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan.
Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Inaanyayahan ko ang lahat na isipin at hawakan ang mga ang parte ng inyong katawan na nais hingi ng tulong, kagalingan sa ating Panginoon. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo nang may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maaari niyo pong ilabas ang mga gamit sa panalangin, mga rosaryo, mga religious items na nais pabasbasan at tayo po ay magbabasbas. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, mga bulaklak na rosas, na nagpapaalala sa iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal, gamit ang mga ito, ay magtamo sa iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway ang Panginoon ay magbasbas sa inyo, lalo na sa ating mga kahilingan ng kagalingan, sa ating lahat na narito at nasa ating live streaming. Maraming salamat nawa ang Panginoon ay magbasbas sa inyo sa inyong pag-uwi, sa inyong mga lakad, sa mga magta-travel abroad. Gabayan kayo ng Diyos at ng mga anghel ng Panginoon. Gayon din ang lahat ng mga magbabiyahe pauwi sa kanilang patutunguhan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa lahat. Padre Pio. Maaari na pong ialay ang mga bulaklak dito sa imahe ni Santo Padre Pio sa may altar. May mga pasuko tayong nakalaan. Sa awa tulong mo.